Magandang hapon po. Ito po ang ating latest update ngayong araw para nga po dito sa minomonitor nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga pong low pressure area, no, ayon sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay may posibilidad na pumasok sa ating power line at ito po ay isang ganap na low pressure area lamang. At posible rin nga po itong malusaw bago nga po yan na tumama sa landmass ng parting Mindanao. Sa ngayon nga po ay umiiral itong ating ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakakapekto pa rin dito nga sa may parte ng Davao hanggang sa may Palawan. Makakaranas pa rin po tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pagulan. At mapapansin nga po natin itong mga kulay blue, yung mga light rain, mararanasan po natin yan. Pero magiging maganda na po ang lagay ng panahon sa ilang parte ng Mindanao, lalo po sa Davao. Magiging maulap pero magiging maganda pa rin ang lagay ng panahon. Maging halos yung kalakihan ng ating buong bansa ay makakaranas na ng magandang panahon maliban na lamang sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, by tomorrow makikita nga natin yung pagiging stable ng low pressure area, no? At ito nga po'y posibleng bago pumasok sa ating bansa ay posibleng malusaw din kaagad. By November 26, makikita natin as low pressure area, asa labas pa rin siya ng bansa. At makikita natin dito yung low pressure area na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng maging isang bagyo na dadaan dito sa may parte ng Southern Mindanao. By November 27, mapapansin nga natin yung low pressure area ay nasa eastern section niya ng Davao at ito'y posibleng malusaw din po kaagad. By November 28, dito nga po yung ITCZ nakakapekto pa rin sa ating bansa at ito na nga po, no, yung low pressure area na nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility ay patuloy nga pong tinatahak ang parteng southern section ng Mindanao. By November 29, makikita natin, no, stable pa rin po yung itong low pressure area na posibleng maging bagyo. At pagdating nga po ng November 30, no, posibleng nga po pumasok ito ng ating power line as tropical depression or mahinang bagyo. Kung mapapansin naman natin, posibleng bahagyang bubugso yung ating Mihan. Pagdating ng December 1, as tropical depression, maapektuhan na nga po niyan ang malaking bahagi ng Mindanao. Makakaranas na po tayo dyan ng malalakas na pag-ulan na may kasama pabugso-bugso ng hangin. Pagdating ng December 2, dito nga po ay tatawid dyan sa may parte ng Sambuanga at lalabas po yan dito sa may parte ng Sulusi. Kung mapapansin nga natin, pababa itong posibleng si Bagyong ROSAL. At mapapansin naman natin yung direksyon ng hangin, makikita natin yung direksyon ng hangin ng lahat ay halos sa pababa. Ito po yung isa nagiging main factor kung bakit hindi makangat itong posibleng si Bagyong ROSAL. By December 3, ito naman yung ating next possible scenario. Nakalabas na to ng ating Philippine Area of Responsibility at ito nga po yung mas nag-i-intensify pa, nakakakuha siya ng puwersa dito sa may karagatan at ito nga po yung posibleng patungo ng Cambodia. Inuulit natin, yung ating advanced weather forecast na nakikita nyo ngayon is possible scenario pa lamang po yan. Dahil nga bawat oras o bawat minuto, malaki po ang tsansa na magbago po itong nakikita nating posibleng daanan ni posibleng Bagyong ROSAL. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para makita natin lagi yung latest update kung ito po ba'y matutuloy pang isang maging ganap na bagyo o low pressure area na lamang or yung kanyang tatahaking daan kung saan nga yung posibleng pinakadadaanan nitong posibleng sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.